O siguro eh, tumbukin ko na yung issue ano. Ito po bang paid menstrual leave ay isang bagay na kaya po bang ibigay no ng mga nagme-may-ari ng mga negosyo or ito po ba ay parang hindi rin kakayanin ng lahat? Well, hindi siya kakayanin pero Tony, bigay ko sa iyo kung ano yung mga leaves na allowable for women. Ha? Opo. Okay. Service incentive leave, 5 days. Maternity leave, kung normal, 105 days. 120 days pag solo parent. Ha? Merong solo parent leave, 7 days. Battered women leave, 10 days. Gynecological leave, ito yung malaki, 60 days. Ha? Ang total niyan, 187 or 202. As against men na meron 10 to 15 na leaves. Na, over and above that, binibigyan pa ng kumpanya ang paid vacation and sick leave na 10 to 15 days. Na. Okay. Over and above that, meron pa tayong nakapending na bereavement leave. Uh-huh. Na. Mm-hmm. Tapos, meron pa yung mga holidays na about 22, yung lalo pa ngayon nagkaroon tayo ng domestic tourism na mga 22 yun. Ano? Tapos yung iba naman, Sundays and Saturdays, 52 yun, yung hindi nagtatrabaho na. So 104 days yun. So ito total mo yung possible na enjoy ng mga women na leave 338 days in 365 days. Yun ang possible. Now, ito mga menstrual leave na to, eh, kayang-kaya i-cover ng vacation leave at sick leave yan eh. At hindi naman lahat ng babae may problema. Pero the problem is, pag binigyan mo na naman yun, no, eh, everybody will enjoy 2 vacation leave. Kahit wala silang problema. No? So, dagdag na naman yun. Dadagdag mo na naman yun. So, pati yung mga pwede naman nila i-apply doon sa ibang leaves. Yung mga malalaking kumpa dyan, hindi naman pinag-usapan masyado yan. Eh. Pero yung mga micro-industries natin na 90%, anything na ibigay mo, kasi yan 2 days menstrual leave na yun, pagka mga babae empleyado mo eh, that means 1,000 plus a month additional doon sa mga na gastos eh, sa kumpanya, 2 araw na minimum wage na lang. So obviously, there comes a point na instead of giving advantage to women, nagkakaroon ng discrimination sa babae ang hiring. Because companies nowadays, especially now, na nagtitipid sa nagre-recover, they would rather hire males than females, considering possibility na halos o mahigit sa halos kalahati na doon, at least nasa leave yung mga babae, no? Tapos, mag-hire ka ng replacement dahil lalo na kung maraming babae nagtatrabaho sa'yo, kailangan meron kang replacement po. Kung maraming babae, talaga magiging permanent yun after 6 months na lagi na lang may nag-leave, no? So, it becomes impractical, lalo pa ngayon, nasa industrial revolution tayo, nag-computerize, nag-automize. Unang-una madidisclass yung trabaho ng mga babae pagka ganyan. So, yung mga hindi na siguro kailangan dyan, napakadami na rin. Nung leaves. Pinakamarami na tayong leaves dito sa buong Asia. Yeah. Hindi po pwedeng hahanapin mo yung lahat ng advantage na may beautification leave pa yun sa huli. No, hindi naman siguro. Para maibigay rin sa ano. At the end of the day, uh-huh, it does not become positive but it becomes negative para sa kanila. Aha. Uh-huh.
Although, I see your point, ano, yung pong mga leaves na binanggit nyo, although hindi naman po siguro lahat yan eh, i-avail ng empleyado. Hindi dahil, yan porket nandyan eh, kukunin. Hindi, ba? Pero hindi yung, naman nila i-avail yung, yun. Yung 2 days, but, yung ano, gusto siya i-avail lahat yan. Hindi rin naman po. Hindi kahit tayo wala problema, na, yung mga ilang may problema, pwede naman na apply sa vacation leave yan, sa sick leave. Uh-huh. Yung malaki kumpanya naman, pagka may medical certification, walang problema yun eh. Ang problema, pagka binigay mo yung lahat yan, pati yung hindi nag-memistrate, naka... Hindi naman siguro, Sir Serio. Hindi naman siguro. You just have to put in a... Hindi naman, binigyan ka na 2 days, na hindi mo i-avail. Hindi naman. May problema ka kayo, wala. Actually, kung kunwari nga po na hindi naman po in-avail, meron naman pong option na di ho ba na parang i-convert, di ba? Yung unused leaves to either to a cash equivalent or i-offset sa mga ibang araw na sila po kunwari ay nag-overtime. Di ho kaya? Sa totoo lang, yung 10 to 15 days na six, madala siya, hindi naman nagagamit eh. Kino-convert lang yan kadalasan eh. Yes. So, dadagdagan mo pa i-convert, that means 24 days pa i-convert mo. Okay. Para sa maliliit na kumpanya, mabigat yun. Opo, opo. Pero hindi naman din siguro tama na parang titingnan lang natin to and from the perspective of how many days and... Sinasabi ko lang, ang mangyayari riyan, at the end of the day, madi-discourage yung mga empleyado na mga kumpanya na mag-hire na, lalo mga bagong investors, they will rather go for mail or automation than have a possibility na meron kang mga empleyado na mayat-mayat nakalib lang. Ang hirap lang din siguro ng sitwasyon ng mga kababaihan na Sir Serio, na ito ka, pinaglalaban yung dapat nasa iyo, na hindi naman na hindi naman to parang hinugot lang sa hangin eh. Talagang ito'y nangyayari sa ilan nating mga kasama no sa sektor ng kababaihan. Pero ito ka, pinaglalaban mo, but at the end of the day, parang sasabihin pa sa'yo, hindi pwede. Hindi pwede dahil kung ano-anong rason ng ibinibigay. Pero sa tingin nyo po, because this is a reality, no? At meron din kayong mga concerns at sinasabi nyo na maaring ito ang mangyari. Ano kaya ang pwedeng middle ground dito? Kung may ganitong panukala, tapos galing naman sa kabila ay ang inyong posisyon, sa ano kayang pwedeng mangyari dito? They can use the other leaves that are available to them. Pwede nilang i-apply the vacation and sick leave nila yan. Or, kung talagang may problema, which I guess is not everybody, pwede ba i-negotiate mo sa kumpanya yan? Yung malalaking kumpanya, hindi problema yan. Ang problema yung mga micro na magdagdag ka lang ng konti problema na sa kanila eh. Hindi naman namin mga member yun ha. Sinasabi ko na, kung talagang yan eh, then ang daming cultures na gumagamit yan, yan, hahanapin mo kung sino meron mga menstrual leaves sa buong mundo eh. Hindi ko alam kung sino meron eh. Kung halimbawa po, ang lalaki ang may ganitong klaseng problema, mag-uusap po ba kaya tayong ganito? Meron po kayang issue? Ama, lalaki. Hindi ba nagkaroon ng issue yung paternity leave? Sabi ngayon. Yung merong solo parenting na nabigay sa bahay, meron din yung lalaki ngayon. Ilan na yung pag-uusapan eh. Pero ang sinasabi ko lang, ano ba yung what is normal? Ang expectation ng kumpanya, kumita. Hindi ko na sinasabi mo, hindi namin mga member ito sinasabi ko, ha? Ang sinasabi ko, that is the reality in the world. You cannot shop around and cherry pick what are the best practices in the best economy. At i-apply mo rito. Hindi ganun ka, ano. Tayo isa country, maraming walang trabaho rito. Maraming pagpipilian. So, huwag mo ilagay yung mga kababaihan sa lugar na madi-discriminate sila. Oh, well, I see your point, Sir Serio. No? Pero sa ganitong usapin, kung kunwari nga, no, talakayin na po ito, kung sakali, no? Sa komite or sa plenaryo ng Kongreso, et kayo po ba, sa panig po ba ninyo ay... ihahain din po ninyo no sa mga mambabatas yung inyong pong apprehension patungkol dito sa batas na ito
at kung paano niyo po ito ipapaliwanag din sa kanila. Ganun din po ba yung punto niyo? Well, they will probably ask us for a position paper. We will say Opo. What we feel, and we will say what are the dangers in this. Mm-mm. That this is supposed to be for the women, but it might work against the women. Baka mag-backfire, parang ganun. Kwento ko lang sa inyo, no, Sir Serio at saka partner. Mm-hmm. Yung sinasabi ni Sir Serio na it might be discriminatory against women. In fact, mm-hmm. Wala pa tong menstrual leave, ha? Yeah. The very fact that women bring children into this world is already discriminatory to some people, ha? Na talagang mas ginugusto talaga nila na mag-hire ng lalaki. At may nakausap ako, babae mismo siyang negosyante. Siya yung business owner. Siya mismo. Ayaw niya ng babae ang kanyang i-hire. Oo. Dahil because of the point na magli-leave sila magli-leave when they give birth. At it all boils down to productivity at the end of the day. Ganun ang kanilang, yun talaga eh. Yeah. But there must be a better way around this. Dahil hindi mo naman pwedeng sabihin, okay mga babae, huwag na kayo mag-anak. Well, diba? Anyway, may maternity leave benefit naman. Although sinasabi nga ni Sir Serio, if I understood it correctly, yung kanilang, yung panukalang menstrual leave, ay pwedeng ipaloob na lang dun sa sick leave na ibibigay dun sa mga babae or lalaking empleyado. Pareho lang naman eh. So anyway, Sir Serio, kung sakali, na maisabatas nga po ito, baka marami pong mga sumuporto sa ating mga mambabatas, no? At do you feel na bababa nga po ba ang hiring ng mga kababaihan pag ito po ba ay isinabatas? At ang problema niyan, yun nga, maraming mawawala ng trabaho because of this computerization at saka yung A1 natin, ano, nasa 5 ano tayo ngayon. Sila ang unang-unang tatamaan niyan. Yung mga babae. Well, of course, no, yun naman po sana ay baka isa po ding factor na kailangan ding ikonsidera ng ating mga mambabatas na merong pang future trends, di ba, na towards automation na talagang mababawasan at mababawasan ng human siguro factor, di ba, sa mga business processes. Mm-hmm. But this is a delicate balance, ha, partner. At saka, Sir Serio, I'm sure you also see this, eh. Dahil totoo yung automation, eh. Yeah, diba? It's happening. It's happening. Anyway, so, Sir Serio, kung sakali nga po na kayo po ay mag-submit ng position paper, sino po ba ang magsusulat nito? Well, yung association namin, kami yung tatanungin, sulatin namin yun. Yeah. At hindi naman, consistent naman kami. Tayo, even hindi yan, even sa leave lang, consistent naman kami. Sinasabi natin, pinakamaraming tayong leave dito sa Pilipinas, sa holidays, talaga umaangal na yung mga kumpanyang iba, lalo na yung maliliit. Malaking talo nila, lalo na yung work from home, na yung alasweldo, basta additional leave yan sa kumpanya, pabigat, hindi bagay sa atin yan. Hindi tayo ekonomiyang develop economy na kaya-kaya. Yung nga sa maternity leave, dati-dati, 60 days na yan. Meron 120 days na. Tapos meron pa nag-file na 10 months O po, pwede ba sa atin 10 months? Of course, that's better. Yung gynecological leave, 60 days yun. Anything that is along with the reproductive, ano nung, 60 days ang allowed doon. Yes. Meron po ba kayong napansin, sir, na kunwari, ano, within the employees na nagtatrabaho po sa mga members po ninyo, no, na nababawasan po talaga ba ang productivity kapag may mga nagli-leave po ng mga women, female employees, no, dahil nga po sa sila po ay hindi makapasok because of their menstrual cycle? Well, ala ako, nababalita may problema sa menstrual cycle. Para palagi, hindi ko na nalalaman. Opo. Pero hindi problema yan. Narinig ko lang yung problema na yun. May final bill, tinaturo namin yung mga babae. Natatawa ka iba. Sabi, hindi naman kailangan sir ubuhin tayo dyan. Okay. So parang lahat ma-apply yan eh. Magiging vacation talaga yung process yan. So parang tingin po ninyo, Sir Serio, no? Just on a, how do you say, parang casual conversation lang with some of the female employees po, ng mga members ninyo, na parang they don't see it as a problem, na kapag masakit ang... They don't see it as a problem. Tsaka sabi ko nga sa'yo, yung sick leave, vacation leave,
Mantala siya, hindi naman nagagamit eh. Kinukumbet lang sa kas at the end of the year. Mm-hmm. Mm-hmm. Dahil... Nagkakaproblema nga lang sa accumulation eh. Mm-hmm. Dahil... After one year, hindi mo nagagamit, hindi na po pwede kumulit. Most company, they forfeit it. Dahil kaya lang sa tingin... Kinukumbet nila talaga yan. Dahil sa tingin po ninyo, yung pong babae, no, kapakahin masakit ang katawan, ipipilit na pumasok dahil ayaw niya mag-absent, sayang yung leave, pwede niya i-convert to cash. Ganun ang ginagawa. Mm. Nung iba, or hindi ko alam kung mayroong masakit. Wala pa ako narinig na. Nagpa-file leave dahil na may sakit eh. Kasi nga kailangan nila magtrabaho tinitiis eh. Tinitiis nga po eh. Hindi naman nila pinapahalata na pagpumasok sila na namimilipit yung tiyan nila sa sakit eh. Anyway, ang problema, kung may problema, halimbawa sa isang taong babae, hindi ko alam kung ilan ang maaaring lima yung nagkakaproblema sa menstruation, eh yung 95, bakasyon yun. Ah, okay. Pero sige. Pwede naman siguro may medical certificate. Oh, hindi kasi may mga ibang doktor, yun nga, parang hindi, nakita ko sa Twitter, ayaw magbigay. Ano, sa mga kumpanya, diba? Mahirap naman yun. Pangalawa naman, kumpanya, titikisig ka kung talaga may sakit. Kumuha ka lang na ano talaga, ikaw may problema, I'm sure companies will give you special consideration. Oo. Anyway. Sige po. So, Sir Sergio, no? Mabutit na ipamahagi nyo din sa amin yung inyong saloobin on behalf na rin po siyempre ng inyong pong grupo, yung Employers Confederation of the Philippines. Kung sakali nga po na ito ay tuluyan ng talakayin na ating mga mababatas, eh, aasahan po natin na yung pong position paper ninyo ay ganyan nga po ano, ang magiging arguments against the bill.